Nabasa ng nasa 70,000 tao ang Lenny Kiko campaign rally sa Negros Occidental. Tuloy-tuloy rin ang kampanya ng iba pang mga kandidato ngayong Biyernes. Narito ang aking report. Pinatayang nasa 70,000 ang dumalo sa grand rally ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Negros Occidental. Sa kuha ng drone video, bumuhos ang pink sa probinsya. Mula umaga hanggang gabi, inikot ni Robredo ang San Carlos, Sagay City at Kabangkalan. Nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Robredo sina Negros Occidental Governor Bong Lacson at Sagay City Mayor Ferdy Marañon. Naroon din ang retiradong COMELEC Commissioner na si Rowena Guanzon. Upot kayo sa magdadak, aw! Upot kayo sa taxi vader! Gusto niyo na Marcelo? Gusto mo na Marcelo? Ayaw ko na! Never again! Never again! Nagtapos ang grand rally ni Robredo ngayong gabi sa Paglaum Stadium sa Bacolod. Dinagsa rin ang tambalan ni Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte sa Laguna. Nag-motorcade si BBM mula Binyan hanggang sa Santa Rosa. Sa isang punto, may ilang Lenny supporter ang lumabas din sa kalsada para ibandera ang poster ng Lenny Kiko Tandem. Nagpasalamat naman si Mayor Sara sa mga sumusuporta sa kanila. Nag-react din siya tungkol sa pagpapare sa kanya sa ibang presidential candidates. Patuloy po akong nakikiusap at nananawagan sa kanila na suportahan po ang unity ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nakipag-fist bump naman si Mayor Isko Moreno sa ilang Lenny supporters sa Cabanatuan City. Pero nung nagpa-press consyorme, bumanat siya kay VP Robredo. Hindi kami laylayan. Mahirap po kami. Kaya ang tawag nyo sa amin laylayan kasi mababatingin nyo sa amin. Nagpatama rin si Yorme kay BBM na sinabi ng kanyang misis na nagdesisyong tumakbo sa pagkapangulo habang nanonood sila ng Marvel film na Ant-Man. Ant-Man? Yan ba yung sa Marvel? Opo, opo, opo. Yung story niyan from magnanakaw to hero, ganun? Hindi, yun ba yun? No. Kasi parang napanood ko yan dati, nung araw. Good luck. Wala akong masabi. Si Senator Ping Lacson naman bumisita ngayong araw sa Zambales. Dumepensa siya sa mga nagsasabing red tagger siya matapos panindigang may mga CPP-NPA members sa Cavite campaign rally ni VP Robredo. Wala naman ako ni red tag eh. Sabi ko lang, worrisome. So, concern yun eh. Si Barry Gutierrez, di ba sinabi niya, matagal ng biktima sila ng fake news. Eh, ba't sila nagpe-fake news? Kung tinitingnan lang biktima sila ng fake news, let's call a spade a spade. Sino ba nagsimula ng red tag? Wala pang tugon si Attorney Barry Gutierrez. Umarangkada naman na ang Mindanao leg ng kampanya ni Nacalio Didi Guzman at Walden Bello. Ilalatag nila ang kanilang mga plano para sa mga magsasaka. Magtutungo rin sila sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Nanao del Norte, Davao del Sur at Davao de Oro.